Happy New Year mga kasando! Welcome to Kookoo Crypto TV. Ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano mag-register ng account sa Axie Infinity. Step-by-step guide na kailangan nyo sundin. Kung paano rin tayo kikita dito sa larong ito. Okay, so pumunta muna tayo sa axieinfinity.com. Okay, so ito yung website. Make sure na tama yung website na pupuntahan ninyo. And then, ang kailangan natin gawin, ang step 1 na kailangan natin gawin, ay gumawa tayo ng Ethereum wallet address. So, paano natin gagawin yon? Is pupunta tayo sa Metamask. Dahil ang gamit natin ay desktop version, pumunta tayo para makasigurado tayo na tama yung website na pagda-downloadan natin. Pumunta tayo sa Twitter account ng Metamask. So, punta tayo sa Twitter account ng Metamask. So, ayan yan. And then, click nyo lang yung metamask.io para makasigurado tayo na tama yung ating ida-download na extension. So, ilalagay natin yan sa Google Chrome or sa Firefox, pwede natin i-install. Kasi marami hong fake na Metamask. So, mag-ingat po kayo doon. So, ngayon, magda-download tayo. Click lang natin yung download. Dahil desktop version ito, da-download natin yung Chrome. So, install Metamask for Chrome. So, i-redirect niya tayo doon sa Google Chrome Web Store. At dahil na-download na natin yung extension, syempre, hindi na natin i-download yan. Meron na tayo dito, may kita nyo. So, meron na tayong account. Ayan, so click nyo lang yung extension. So, lalabas yan. So, dahil nakapag-download na tayo, ayan, kailangan na lang natin gawin ay i-connect yung ating Metamask address doon sa Axie Infinity. Pero, konting tips lang para doon sa mga nagke-create ng kanilang account. Make sure na i-keep nyo yung private key or seed phrase nyo sa safe na lugar. Or pwede nyo isulat, pwede nyo itabi. Ako, meron akong notebook kung saan sinusulat ko yung mga importanteng information. Or, pwede rin kayong bumili ng hardware wallet, no? Mag-create ng account using hardware wallet. So, isulat nyo ho yung inyong seed phrase tsaka yung private key nyo. Huwag nyo kakalimutan yan dahil yan ang pinaka-importante. Kahit makalimutan nyo yung password nyo sa Metamask, basta hawak nyo yung 12 seed phrase po ninyo or yung private key po ninyo, ma-access nyo pa rin yung Ethereum wallet nyo sa kahit anong wallet provider tulad ng Trust, ng Engine at ng iba pa. Okay, so yung private key seed phrase, mahalaga po yan. So you can create multiple Ethereum address dito po sa ating Metamask. So pwede kayong mag-create, click lang natin yan, create account. Ayan, so pwede kayong mag-create ng iba't ibang account. So, kahit multiple Ethereum address. Pero dahil isa lang naman yung account natin, so isa lang yung gagawin natin. So nakagawa na tayo ng account, magre-register na tayo ngayon sa Axie Infinity. Okay. So, punta tayo sa website. Ang kailangan lang natin gawin ay mag-register. So, click lang natin yung marketplace. Ayan. And then, click natin. After nyo i-click yung marketplace, click natin yung login. Ayan. So, nasa login na tayo. Ang gagawin natin ay sign up. So, click nyo lang yung sign up. And then, sign up with Metamask. So, yung una natin ginawa is Metamask address or yung Ethereum wallet address natin. Kung meron ka ng Ethereum wallet before, pwede mong i-import, no? Pwede mong i-import yung Ethereum wallet mo dito sa Metamask. So, gamit lang yung 12 seed phrase mo or yung private key mo. So, click mo lang yan, import account, and then lalagay mo lang yung private key. Alright? So, sign up with Metamask. So, click lang natin sign up with Metamask. And then, magpa-prompt yan, yung extension lalabas, para ma-recognize niya yung Ethereum wallet na naka-connect. So, for example, itong demo natin. So, click lang natin yan. And then, click connect lang natin. So, sign. And then, connect. So, once connected na yan, automatically, magkakaroon ka na ng account. Okay? Sign lang natin. Click sign. Ayan. So, nakalagin na tayo. Ngayon, ang kailangan lang natin gawin ay i-set up. Meron na tayong account. So, Lunasian 63756. Yun ho yung number natin. Ang kailangan lang natin gawin ay i-set up yung email and password. So, ilagay lang natin kung ano yung gusto nating email and password dyan. At i-register natin. So, tapos na yung pag-register ng account. And then, check nyo ho yung spam folder po ninyo kung hindi nyo ma-receive yung verification. Kasi i-verify yung account ninyo. So, marireceive nyo yung verification na yun sa email. Okay? So, make sure na
ma-verify nyo yung account. Okay, so kung na-create na natin yung account, ang next natin na gagawin ay pipili na tayo ng Axies. So kasi kailangan natin ng tatlong Axies para makapagsimula tayo makapag-battle or makapaglaban sa Axie Infinity. Okay, so log out lang natin itong account na to. So for the sake of demonstration, ilalagin natin yung isang account na meron. Na tayong account, naka-register na tayo, make sure na verify nyo na yung account ninyo. Ang gagawin natin ngayon ay pipili na tayo ng tatlong Axie natin para makapagsimula na tayo maglaro dito sa Axie Infinity. So, bibigyan ko lang kayo ng konting guide kung saan yung mahahanap yung mga basic manuals or yung mga information na kailangan nyo matutunan sa paglalaro ng Axie Infinity. So, i-click nyo lang yung more and then click nyo lang yung getting started. Lalabas po yung article ni axieinfinitymedium.com. Ayan, nandyan yung mga information na kailangan nyo. Or, pwede nyo rin ako i-follow sa Medium. Ayan, may Tagalog version. So, pwede nyo i-follow yung aking Medium account. So, ayan, tinagalog ko po yung mga information na nandoon sa Axie Infinity Medium na account. So, pwede po yan. May mga tips din ako na nilagay dyan. So, hanapin nyo lang kuku-crypto.medium.com. So, ilalagay ko yung link sa baba para doon sa guide. So, ayan, marami yung information dito sa Axie Infinity website. So, click nyo lang yan. Encyclopedia and then getting started. Okay, so nakapag-login na tayo. Ang kailangan natin gawin ay maghanap tayo ng tatlong Axie na kailangan natin sa pagsisimula sa paglalaro ng Axie Infinity. Okay, so ang kailangan natin, ano ba yung mga tatlong Axie na kailangan natin? Papakita ko lang sa inyo yung tinatawag na RPS bonus. Ang ibig sabihin ng RPS bonus ay Rock, Paper, Scissors bonus. So, ibig sabihin, ito yung nakukuha mong bonus na additional damage na magagawa mo doon sa pag-atake mo sa isang particular na Axie, sa isang klase ng Axie. So, meron tayong 9 na classes, na klase ng Axie. Meron tayong plant, meron tayong reptile, meron tayong dust, meron tayong bird, meron tayong aqua, meron tayong mech, meron tayong mech, beast, bug, and then check natin dito. Ito, meron dito sa filter. Tignan natin yung marketplace. Meron tayong Dawn. Okay, so ito yung mga types ng Axies na meron tayo. So, meron tayong 9. So, again, papakita ko lang ulit sa inyo yung RPS bonus. Bakit ito mahalaga? Kasi dito natin ma-identify kung ano ba yung mga Axie na kailangan natin. Meron tayong tank Axie, meron tayong mid-support na Axie, at meron tayong high damage na Axie. So, bawat classes may iba't ibang abilities yan. Okay, so kadalasan ang ginagamit na tank ay itong mga plant, dust at yung reptile. Kadalasan na ginagamit na high damage naman ay bird, aqua at yung dawn. At yung mga mid support naman ginagamit yung beast, yung bug at saka yung mech. So ano yung 15% plus 15% at minus 15%? For example, itong beast, pumatake siya sa plant, meron siyang 15% bonus. Okay, so ibig sabihin kung 110 yung attack niya plus 15%, madadagdagan yung damage na magagawa niya doon sa plant na Axie. Kung pure pa yan, meron siyang 10% additional. Ibig sabihin pure beast, pure bug, or pure mech, or kahit ano po dito. Basta pure yung Axie, may additional na 10%. Ito namang mga secret classes na tawag natin, itong dust, itong mech at itong dawn, meron silang 7.5% purity bonus. So, 15% RPS bonus plus 10% purity bonus. So, kung pure yung beast, meron siyang plus 10% at meron siyang plus 15%. Okay, so 110 plus 15% plus 10%. Okay, ngayon, kung umatake naman yung reptile sa beast, kung mapansin nyo, negative 15%. Ibig sabihin, mababawasan yung attack ng reptile doon sa beast. No, kasi kontra siya. Okay? So, ayan. So, yung plant naman, meron siyang plus 15% sa mga bird, aqua, at saka sa dawn. Okay? So, yan po yung tinatawag na RPS bonus. So, ngayon, alam na natin kung ano yung tatlong Axies. Meron tayong karaniwan, yung plant, meron tayong bird, at meron tayong beast. Yan yung karaniwan na setup ngayon sa meta, ngayon sa ating arena. So ngayon, meron tayong 9 classes
Kung pipili ho kayo ng Axies, make sure na gamitin niyo yung filter. Pipili tayo ng tank, click nyo lang yung plant at reptile tsaka yung dust. So syempre yung gusto mo sa tank ay yung makakapagsalo ng damage, no? Makakapagsalo ng damage, makakapag-gain ng energy or makakapag-disable sa isang Axie, no? So for example, piliin natin yung reptile. Yan, itong tatlong klase na to. So tingnan natin, pwedeng ito, no? Pwede ito, maganda to. May poison siya, pwede niyang lasunin yung kalaban. Tapos may damage din siya. And then may green thorns, may konting defense. Tapos may heal. May heal din siya. So pwede siya na maging tank. So meron tayong mga pwedeng mahanap na mga tank dito na pwede natin makita. So marami yan. No? I-select nyo lang yung, kung gusto nyo ng pure na plant, click nyo lang yung pure. Ibig sabihin, puro plant, puro reptile, puro, pure yung ano niya, yung class niya. Okay? So yan. So meron tayo dito, pwede ito, itong candidate natin. No? Ito, mukhang maganda to. Okay? Nasa 0.069 ETH lang siya. Yung USD value, nagbabago po yan. Pero ang currency ho dito ay Ethereum. So, ito sa presyo na to na 0.69, mababa na siya, no? Kasi before, ganito yung floor price, mga nasa around $25 lang siya. Okay? So, ayan. So, pure tier, mababa pa yung breed count niya, nasa 3.7. Yung speed niya, 31. Okay na okay. So, meron siyang heal, meron din siyang carrot, may damage siya. Makaka-gain ka ng energy pag nabasag yung shield. Makaka-steal ka ng energy kapag kinumbine mo siya with plant cards. Okay, so ito yung isa sa mga magandang tank. Okay, and then sa support naman, hanap tayo ng support. Meron tayong beast, bug, at yung mech. Ayan. So, ang karaniwan na pinipili ay yung mga nakakapag-gain ng energy at nakakapag-create din ng damage. So, ito karaniwan pinipili yung rimp nut, no? So again, pwede kayong makapili ng mga gusto nyo, depende ho sa type ho ninyo na Axie. So ito pwede siya, kapag kinombo mo yung Ronin with two other cards, sigurado mapapatay nito yung tank, okay? At makakapag-gain pa siya ng energy. And then yung Nutcracker, kapag kinombine mo siya with another Nutcracker, makakapag-add siya ng additional 120% damage. Okay, so yung mga card, may mga abilities yan. So at least para mabigyan kayo ng background, meron tinatawag na 6 parts yung Axie. Ito po yung body parts niya. Yung mata, yung tenga, yung likod, yung bunganga, yung horn, yung sungay, at yung tail, yung buntot. So, ito po yan. So, bawat body parts niya may corresponding na abilities. So, yung mata at yung tenga, wala pa siyang abilities. No? So, yung bibig, no? Yung bibig, itong nutcracker, ito yung bibig niya. Yung Ronin, yung likod, ito. And then yung nutcracker, yung tail sa likod. And then yung imp, yung sungay niya. Okay? So, tatandaan nyo po, yung bunganga, yung sungay, yung likod, at yung kanyang buntot. Okay? So, ayan ho yung parte or abilities ng isang Axie. Okay? So, ito naman yung breed count. Hindi naman tayo magbe-breed sa ngayon. So, pwede na siya. Okay na din siya sa presyo niya. 4-7, maximum na pwedeng i-breed ng isang Axie ay 7. No? So, yung alpha level niya is 1. Sa PBP, lahat po tayo level 1. Sa PBE, pwede nyo pataasin yung level po niya. Okay, so nakahanap na tayo. And then, hanap naman tayo ng high damage. Kadalasan, ang hinahanap nila, it's either aqua or bird or dawn. Okay, so pwede kayong maghanap ng aqua. So, pwedeng ito. Pwede kayo pumili nito. Okay. Ayan. Pwedeng bird. Pwede ring bird. Pwede kayong maghanap ng backdoor bird. Ayan. So, backdoor. Ibig sabihin, pwede siyang umatake dun sa fastest enemy. Pwede niyang i-skip yung tank at atakihin niya yung high damage ng kalaban. Okay? So, meron tayong example niya. So, nakapili na tayo ng tatlong Axies. Okay. So, nakapili na tayo ng tatlong Axies. Make sure lang ho na inyong Ethereum wallet ay merong laman. Okay? So, make sure na may laman ho yung Ethereum wallet po ninyo. Okay, paano magkakalaman yan? Ituturo ko po sa another guide. So, for example, ito, meron na tayong laman. So, pwede nyo lagyan. Ito po yung Ethereum address po ninyo. Yung ginawa nyo dun sa Metamask, pwede nyo i-copy lang yan. Tapos, top upan nyo lang ng laman ng Ethereum. Okay? So, i-copy nyo lang yan.
yung address, copy nyo lang yung address. Ayan. Yung Ethereum. So, ito yun. Copy nyo lang siya. And then, lagay nyo lang din siya ng lock. Okay? So, ngayon, for example, doon tayo sa marketplace, i-click nyo lang yan. Kapag decided na kayong bumili, click nyo lang yung buy. May laman yung wallet niyo. Make sure na may laman. And then, bawat transaction nyo ho sa Ethereum, meron ho siyang gas fee na tinatawag. Na pupunta ho yan sa miners, hindi ho yan napupunta sa Axie Infinity. So, ito yung total na gastos natin, magagastos natin. So, ayan, 0.39939 plus yung gas fee. O, yung gas fee natin nasa 18, so on total is 67. So, medyo mataas ang gas fee ngayon. So, pwede nyo i-edit yan. Ang kadalasan na advisable ay nasa 40 lang. 40 or 30. 30 na gas fee. Pwede nyo i-edit yan. No? Nga lang, medyo mababa, matatagalan. Okay? So, para bumaba yung presyo din. Okay, so reject natin yan. For example, nabili na natin. Ganun lang ho yung pagbili na. So, nakapili na tayo ng mga Axie natin. Kailangan natin ngayon syempre gawin ay i-download naman yung game app sa ating desktop or sa ating mobile phone. So, click lang natin yung play now. Ayan, so meron tayong iOS, Android, tsaka yung Windows. No? Sa Windows, ayan, makikita nyo, lumabas yung download. So, i-click nyo lang yung download nyo, yung Mavis Hub, i-download nyo lang siya. And then, automatically, kapag na-download nyo siya, magla-login lang po kayo. So, pakita ko sa inyo yung Mavis Hub, yung itsura niya. And ito po yung magiging itsura niya kapag na-download nyo na siya. So, ilalagin nyo lang yung email at yung password nyo para maka-login, para makapaglaro po kayo. Okay? So, ayan. Okay, so ganito po yung itsura ng Mavis Hub. Ayan, so ito po yung i-download po ninyo. Ayan, sa inyong desktop. And then click nyo lang yung play, lalabas po yung gameplay. Ito po yung, ganito yung kalalabasan niya ng itsura. Okay. Ayan, so ayan, yan nasa likod. Ayan, ito, ganito po yung kalalabasan niya. Okay. Ayan, so pag na-download nyo na yan, make sure na i-sync nyo po yung access po ninyo. Okay, sisync nyo lang yung Axies po ninyo. Click nyo lang yung Axie. And then, click nyo lang sync. So, automatic yan. Mapipetch nyo yan. Makukuha nyo lahat ng Axie na meron ka. And then, after mo ma-sync, kailangan mo lang i-set up yung Teams. Click mo lang sa Teams. And then, edit. For example, okay, create tayo. I-recreate natin. New team. Click natin filter mo, for example, bees. Ayan, lagay natin siya dyan. And then, lagay natin yung tank. Hanap tayo ng plant. Example, ito. And then, hanap tayo ng bird, yung ating high damage. Example, ito. Lagay natin siya dyan. Okay, so, demo 1. Save team lang natin. Team created. So, ayan, make sure yung positioning nyo po ay tama. No? Make sure yung position, kasi importante din po yung positioning, hindi siya basta-basta nakikreate. No? Hindi siya basta-basta pinoposisyon. No? So, ayan siya. So, yung tank nasa harapan, and then yung beast nasa gitna, and then yung bird nasa likod. So, pwede nyo position din yung sa harap, pwede ganyan, magkakahilera sila. Again, kung ang aatakihin ho ng kalaban na Axie ay yung pinakamalapit sa kanya. So, for example, kung ano yung pinakamalapit, usually tank, yan yung aatakihin. So, kung ano yung pinakamalapit na Axie sa kalaban, yun ho yung aatakihin ng inyong Axie. Ganon din ho yung sa kalaban po. Okay? Ayan. So, paano naman kumita sa Axie Infinity? Meron iba't ibang ways kung paano kumita. Number one, sa adventure. Sa adventure ho, pwede ho tayong kumita ng 100 SLP. No, ako, nagsisimula ako dito dahil halos matapos ko na rin yung ruins. Meron tayong ruin 1 hanggang ruin 36. Ayan, yung 36 na yan. Okay, so may mga susunod, may mga iba pang map. So, 25 out of 36 pa lang yung na-clear natin. Okay, so hopefully may mga new maps na nalalabas. Okay, so ituturo ko rin sa inyo sa ibang video kung paano yung pagtamang farm doon sa adventure mode natin. So, pwede kayong makapag-farm ng 100 SLP dito ho sa adventure. And then, kung mapapansin nyo, dahil sa new update, kadalasan may energy system na tinatawag. So, kung gano'ng karami yung Axie mo, ganun din yung kadami ng energy
na pwede mong gastusin or spend sa paglalaro. Ang isang energy may katumbas yan na reward na SLP. So depende yan kung ano yung matchmaking rank mo. Okay, so ito sa 3 to 9 Axie 20 energy ka, 10 to 19 40 energy, from 20 Axie 60 energy ka. Okay, so kung nagsisimula ka pa lang, meron ka pa lang tatlong Axie, pwede ka magsimula agad dito sa 20 energy, makakapag-farm ka na niyan ng mga 150 to 200 SLP in one day. So let's say 200 SLP times 30, meron kang 6,000 SLP. Okay, so ang presyo ng SLP, mamaya papakita ho natin sa inyo. So meron ho tayong na-farm na SLP, naipon natin dahil nag-iipon tayo sa pang-breed natin. And then meron din tayong mga additional tokens na na-earn before yung mga pinamimigay na reward ng Axie Infinity kapag nakakapasok ka sa top leaderboard ng arena. Okay. So ngayon, ito ang ranking. Ito yung matchmaking rank. No, currently, nasa 450 tayo ngayon. Wala tayo sa top 100. So pipilitin natin humabot dyan. So hopefully, makahabol tayo dahil medyo mataas na yung trophies. So ito yung matchmaking rank. Okay, kapag nandito ka sa rank na yan, mga nasa 8 or 9 ka na SLP ang makukuha mo. Okay, so kapag nasa top leaderboard ka naman, makakuha ka ng additional reward. So yung reward na yan, meron kang depende sa season. Okay, so ito yung pwedeng ibigay sa iyo, top 1, 500,000 mini AXS or 500 AXS yan. So magkano yung presyo ng isang AXS? Nasa 30 pesos. So mga nasa around 500 times 30 pesos, mga malaki-laki na rin. Okay, so mga nasa 4,500 pesos pwede. Okay, ayan siya. Okay, ngayon, pwede mo rin panoorin yung review ng mga laro mo. Okay, so ayan, dyan natala tayo kanina sa practice game natin, sa mga ka-guild natin. And then, pwede ka rin mag-add. No? I-add mo yung mga friends mo, pwede kayo mag-practice, mag-battle. By click mo lang yung add friend. Okay, search mo lang sila dyan. Okay, and then, settings mo, ayusin mo lang yung settings mo, yung graphics, mobile mode, medium. Okay, so pakita ko sa inyo kung paano yung adventure. Okay, so adventure mode, click lang natin. Kita tayo dun sa 1. Ayan. Click natin start. Ayan. So basically, kakalabanin mo lang yung mga monsters. Kailangan mo lang silang talunin. Makakakuha ka ng SLP. Okay. So may mga energy yan. May kita mo yung energy mo rito. Sa first round, ito sa arena, sa adventure, meron kang 4 energy. Ayan. Okay. Reserve natin yung iba. Ayan. So, titira yung kalaban. Make sure na mapapatay natin yung kalaban. Uy, hindi natin napatay. Level 1 pa lang yung ating Axie na to. So, meron specific na Axie na pwedeng pang laban sa adventure. Pero, ang sekreto lang dyan is pataasin mo lang yung level ng iyong Axie. Sigurado ay matatalo mo yung kalaban. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya nyo pong talunin yan. Okay, basta pataasin nyo lang yung level po ng inyong Axie. Ayan. So, natalo na natin. So, pag nanalo tayo dito, makakakuha tayo ng SLP. Okay. Okay. So, itong Axie na to ay specific para sa arena. Okay. Ayan siya. So, surrender tayo. Click natin yan. Siyempre, pag natalo ka, walang mawawala sa'yo. Hindi mababawasan yung SLP mo. Yun yung kagandahan doon. Okay, so for the demo, nakita ko lang sa inyo kung paano maglaro. Alright? So, ayan. So, nakuha ko na yung maximum na 100 SLP. Tapos yung daily quest, yung 50 SLP. So, kailangan mo lang gawin ay manalo ka ng 5 sa arena at manalo ka ng 10 times sa adventure. Kapag nagawa mo yon, tapos mag-check-in ka, makakuha ka ng additional 50 na SLP. Okay, so daily check-in, win 5 arena matches. Click mo lang yung check-in, tapos complete 10 adventure mode levels. Okay, so para makakuha ka ng additional 50. So let's say, meron kang 50 sa arena, meron kang 50 sa daily quest, meron kang 100 sa adventure, meron kang 200 SLP per day. Okay, so ngayon, alam nyo na po kung paano kumita. Click nyo lang yung arena, hindi natin i-click yan dahil baka malaglag tayo sa leaderboard. Okay, so papakita ko lang sa inyo kung paano natin isa-swap naman yung SLP. Okay, naman, right? Papakita ko sa inyo kung saan nyo pwedeng i-swap
yung na-farm nyo na SLP or kinita nyo na SLP sa paglalaro ng Axie Infinity. So, of course, tingnan muna natin yung presyo ng SLP ngayon. No? So, tingnan natin yung price. Punta lang kayo sa coingecko.com. Then, may search nyo lang small love potion. Okay? And then, ito yung presyo ngayon ng small love potion. Nasa 0.7.8. No? Yung pinakamataas na presyo nya, tingnan natin. Umabot siya ng nasa kaning price na to. Yan, 1.4. Umabot siya ng 9.60 or mga nasa 10 pesos, around 10 pesos at that time. Pinakamataas niya is 9.60. No, ang isang SLP, 9.60. No, sa isa paglalaro mo, makakuha ka ng 7 SLP or 8 SLP. So, para kang kumita ng 70 pesos. No, kada panalo mo. Pag natalo ka, wala kang walang mawawala sa iyo. Pero ngayon, kung manalo ka mga nasa around 6 pesos, 7 pesos, pwede na rin. Sa isang araw, mga 1 to 2 hours ka maglaro on and off, extra income na 6,000 SLP per month, hindi na masama. No, additional income. Okay, so maglalaro ka lang naman. Okay? So, pwede tayong magano, pwede tayong mag-trade ng SLP sa Uniswap. So, punta ka lang CoinGecko, click mo lang yung Uniswap. So, lalabas yan. Click lang natin. Okay, ayan. So, click lang natin. I understand. So, punta tayo sa CoinGecko. Click continue. Kukonnect mo lang yung wallet mo. Since may desktop extension ka naman, so click lang natin yan. Click mo lang yung Metamask. And then, i-connect mo lang yung wallet mo, i-sign mo lang kung ano yung wallet na i-connect mo sa Uniswap, sa pagpapalit. Okay. So, click lang natin yung account natin. Connect, sign, connect. And then, madedetermine na makikita na ng system kung ilan na yung SLP mo. So, meron tayong 19,817 na SLP. So, baliktarin natin. From SLP, sa swap natin to Ethereum. So, click natin, for example, max. Yan, yung 19,000 na yan. Click lang natin. Insufficient liquidity for this trade. So, okay lang natin. So, yan. So, meron tayong 0.25 na ETH na makukuha. So, magkano yung 0.25 na ETH? Kita natin. Click natin. ETH to PHP. Sa current yan, ha? Ngayong itong January 2021. Again, nagbabago yan. So, click natin 0.25. So, meron tayong 14,000 pesos. Almost 14,000 pesos din. So, click mo lang yung swap. Unang-una, syempre, i-approve mo muna. So, dahil meron akong transaction history sa Uniswap, no? Pwede na akong diretso mag-swap. No? So, sa first time mo, i-approve mo lang and then sa swap. Meron akong separate na video kung paano nyo gagawin. Okay? So, aside from that, pwede rin kayo mag-trade sa Binance. Search nyo lang yung SLP na ETH. Click nyo lang yung trade. And then, pwedeng advance. And then, yung spot. Hanapin nyo lang yung pair, SLP ETH. Then, ito yung trade. So, isend nyo lang. Gagawa rin ako ng ibang video nyan kung paano mag-trade sa Binance, paano mag-swap ng SLP. Or, may ibang options din. Meron tayong mga P2P tulad ng BloomX at Binance P2P kung pwede rin kayo mag-swap. So, hopefully, marami pang ibang options na pwede natin gawin na pagpalit ng SLP. Sa BloomX naman, SLP to pesos pwede nyo nang ipagpalit or pwede nyo nang iswap. Okay, so, ayan. Alam na natin kung paano ngayon mag-swap ng ating SLP into Ethereum. Pwede nating iswap yung SLP into PHP or USDT or Ethereum din sa mga P2P or person-to-person, no? Or OTC yung mga pwede natin makakilala natin na pwede mag-swap, pwede natin ibenta sa mga kilala natin na legitimate na bumibili ng SLP. Okay, so again, kung meron kayong doubt, meron kayong mga questions, pwede nyo kami i-message. Huwag nyo kakalimutan din na sumali po sa Discord channel. Click nyo lang yung join Discord. At sumali lang po kayo sa Discord server po natin. So makikita nyo dyan yung ating server. So click nyo lang yan. Accept invite, continue to Discord. Ayan. So, merong instruction dyan kung paano maka-join sa Discord server natin. Ma-access nyo lahat ng channel. So, meron tayong Philippine channel dyan. Pwede nyo akong message sa Discord kung kailangan nyo ng assistance. Okay?
So, huwag niyong kakalimutan na pwede niyo ako i-message at pwede rin kayo mag-comment sa video natin kung meron kayong mga questions. Alright? So, again, maraming salamat sa pag-tune in sa ating tutorial. So, I hope meron kayong mga natutunan. So, kung meron kayong mga questions, message nyo lang ako sa Discord. Meron din ho tayong Facebook group. Add nyo lang ho yung Axie Infinity Philippines Community Guide. Yun ho yung ating official Facebook group. Kasama ho natin yung mga Axie Development Team doon na nagbabantay at nag-guide sa ating mga new players sa Philippines. No? So, maraming salamat. Don't forget to subscribe and share this video sa mga kakilala nyo na gustong matuto at kumita ng extra sa Axie Infinity. Alright? Bye-bye!